Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 28. Ang masama ay tumatakas nang walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Dahil sa pagsalangsang ng isang lupain ay marami ang mga prinsipe niyaon, ngunit sa pamamagitan ng isang taong may unawa at kaalaman ay magtatagal ang kalagayan niyaon. Ang dukha na pumipighati sa dukha ay parang ulan na walang iniwan na pagkain. Silang nagsisiiwan ng kautusan ay pumupuri sa masama, ngunit ang mga nagsisiingat ng kautusan ay nakikipagtalo sa kanila. Ang masasamang tao ay hindi nakakaunawa ng kahatulan, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay nakakaunawa ng lahat ng mga bagay. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang katuwiran, kaysa suwail sa kanyang mga lakad, bagaman siya'y mayaman. Ang nag-iingat ng kautusan ay pantas na anak, ngunit siyang kasama ng mga masasamang tao ay humihiya sa kanyang ama. Siya na sa pamamagitan ng tubo at di matuwid na pakinabang ay nagpaparami ng kanyang pag-aari, ganyang titipunin ito para sa kanya na mahahabag sa dukha. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pagdinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay magiging kasuklam-suklam. Sino mang nagpapaligaw sa matuwid sa masamang lakad, siya'y mauhulog sa kanyang sariling hukay, ngunit ang matuwid ay magkakaroon ng mabubuting bagay sa pag-aari. Ang taong mayaman ay matalino sa kanyang sariling pag-iisip, ngunit ang dukha na may unawa ay sumisiyasat sa kanya. Pagka ang mga matuwid ay nagagalak, may dakilang kaluwalhatian, ngunit pagka ang masama ay bumangon, ang tao ay nakatago. Siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit sino mang nagpapahayag at iiwan ang mga yaon ay magkakaroon ng kaawaan. Masaya ang tao na laging natatakot, ngunit siyang nagpapatigas ng kanyang puso ay mahuhulog sa kasamaan. Gaya ng umaatungal na leon at ng umuungol na oso, gayon din ang masamang pinuno sa mahihirap na tao. Ang prinsipe na nagkukulang ng unawa ay isa ring dakilang mamimighati, ngunit siyang napopoot sa kasakiman ay magpapahaba ng kanyang mga araw. Ang taong gumagawa ng karahasan sa dugo ng sinumang tao ay tataka sa hukay. Huwag hayaang panatilihin siya ng sinuman. Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay mabubuway kaagad. Siyang nagbubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay, ngunit siyang sumusunod sa mga taong walang kabuluhan ay magkakaroon ng sapat na karalitaan. Ang taong tapat ay sasagana ng mga pagpapala, ngunit ang nagmamadaling yumaman ay hindi magiging walang sala. Ang pagtatangi sa mga tao ay hindi mabuti, sapagkat para sa isang piraso ng tinapay, ang taong yaon ay sasalangsang. Siyang nagmamadaling yumaman ay may masamang mata, at hindi inaakala na ang karalitaan ay darating sa kanya. Siyang sumasaway sa isang tao pagkatapos ay makakasumpong ng higit na lingap kaysa ng bobola ng dila. Sino mang magnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at magsasabi ito ay hindi pagsalangsang, siya rin ang kasama ng isang maninira. Siyang may mayabang na puso ay pumupukaw ng pagkakaalit, ngunit siyang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay patatabain. Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay isang mangmang, ngunit ang lumalakad na may karunungan ay maliligtas. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi magkukulang, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Pagka ang masama ay bumangon, ang mga tao ay nagkukubli, ngunit pagka sila ay nagdurusa, ang mga matuwid ay dumarami.